Yeah. BJ Tai Motorsports. Let's go. Yun po mga kamoto, no, kung mapapansin ninyo ay nakabaklas yung ating motor, yung ating Aerox. So kasi may napansin ako kanina, medyo naglulus yung mga wires. Medyo may problema sa wiring niya. So nung sinilip ko, mayroon po siyang mga rat bites. Ayan. Ito. Ayan. Putol. Ito may lamat pa. Ayan. So marami pong rat bites na nangyari. Ito pa, oh. Tsaka yung malala, mayroon po dito sa main wire. Sa main wire natin. So, hindi po siya makita rito. So ito po yung pinakamalala, mayroon po siyang mga rat bite sa pinaka main wire niya, yung main line niya na papuntang ECU. So, makikita niyo, ayan po. Ayan. So, ayan po, may mga rat bite. So yun po mga kamoto, no, ayusin lang natin muna yung mga wires, tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga tips natin o yung mga paraan para makaiwas tayo sa rat bites. So may gagawin tayo at ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga paraan natin para makaiwas dito sa rat bites na to. Ito kasi kadalasan mga nangyayari sa mga motor natin. Di natin ito maiwasan, lalo na sa mga areas na malalapit sa kanal at yun, maraming mga daga. So ayusin muna natin yung mga wires natin. Okay, so ayan mga kamoto, naayos na natin yung mga wirings. So ito po yung tips na sinasabi ko sa inyo katapos natin ayusin yung mga wirings. So, dahil wala po tayong mabili na mga anti-rat spray, ang ginawa muna natin, yung mga wires ay pinahiran natin ng grasa. So, yun. So, mapapansin nyo. So, pati yung araro, pinahiran ko na rin ng grasa para at least pagkapiat ng daga dyan ay madulas sila. Masuk lang yun. So, ayan o. Pati yung line ng main wire natin, so pinairan natin ng grasa, binalot ko na rin siya ng electrical tape. Ayan. Isa kabila. So inayusin pa natin yung mga paglagayan, tatali pa natin ng mga cable tie, tapos iaangat natin yung mga wires na nakalapag sa baba. Tips number 1 guys, so lagyan natin ng grasa yung mga linya ng wire ng motor natin. So kasi ang mga daga, mayroon din yung panlasa at mayroon din yung pangamoy. So pag malasahan nila yung grasa, maamoy nila yung grasa, hindi na sila lalapit dun sa mga wire ng motor natin kung napahiran natin ng grasa, kasi ayaw nila ng lasa ng grasa at amoy ng grasa. Tips number 2 natin guys, kung meron kayong mahanap o mabilhan ng peppermint oil, pwede nyo rin pong gamitin yun. Bumili na rin po kayo ng spray bottle, tapos lagyan nyo ng tubig at ihalo nyo po yung peppermint oil, tapos i-spray nyo dun sa mga wirings ng ating motor. So marami naman po tayong mga remedies o mga paraan para maiwasan yung rat bite ng wiring ng ating motor.
So itong dalawang tips lang natin to, ito yung madali at effective na paraan. So yun guys, sana yung makatulong at sana may nakuha kayong idea kung paano natin maiwasan ang rat bite ng wiring ng ating motor. Maraming salamat guys.